Sindak. Magandang gabi po sa lahat ng mga tigapakinig. Naging listener po ako recently at nag-decide po ako na mag-share naman ng story. Para sa akin ito po yung pinaka nakakatakot sa lahat ng mga na-experience ko. Totoo pong nangyari ito at ayaw ko nang maulit pa. First year college student ako noon at kasama ko ang mga kaibigan ko. Nagkikwentuhan lang kami tungkol sa mga katatakutan at normal na lang po talaga sa amin yon. Hanggang sa napadako kami sa kwento patungkol sa Olay. Ito po yung kinakanta palagi o chinachant sa tuwing nagkakaroon ng mga soccer games. Walang nakapapaliwanag kung bakit sinasabing tila may sumpa ang naturang chant sapagkat sa tuwing kakantahin daw ito ay may magpapakitang multo. Kwento pa nga niya, may isang college student na kinakanta iyon habang nasa cubicle ng CR nang may biglang dumungaw na babaeng nakaputi sa taas ng cubicle. Siyempre, nung time na kami nagkikwentuhan, itinatawanan lamang namin iyon. Simula noon, lagi naming kinakanta o chinachant yung olay, 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 tapos biglang mananakot. Isang buong araw kong kinakanta iyon kasi hindi naman talaga ako madaling matakot sa totoo lang si Red. Pwera na lang kung makakita o makakaranas talaga ako ng may multo. Kinagabihan noon, dumating ang mga tropa nila kuya at uminom sila sa terrace. Nasa kwarto ako noon, nakahiga at nanonood nang biglang kumatok si kuya sa bintana. Glass po kasi iyon kung kaya't makikita mo naman talaga kung sino yung mga nasa labas lalo na kapag nakasindi ang ilaw doon. Nagtatanong kung magkano yung red horse sa tindahan namin para makabili pa sila ng isa. Tinatakot ko pa nga ang kuya ko noon kasi sobrang dilim sa labas ng bintana ko at may puno pa ng duhat. Ang sabi ko, "Ala kuya, lakas naman ang loob mo. Kapag dyan may nagpakita, sige ka." Pang-aasar ko pa. Lumipas ang ilang oras at mag-aalas 12 na iyon ng hating gabi. Gising pa ako at tumatok na naman si kuya sa bintana. Hinihiram niya yung susi ng tindahan para sila na daw ang kukuha ng alak kapag naubusan pa. Ibinigay ko naman at humiga muli ako. Hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako at naalimpungatan ako nang may kumatok na naman sa bintana sabay sabing, "Shh! Ella!" na parang nagmamadaling tono. Sumagot patuloy ako ng, "Kuya, anong oras na? Bahala ka na nga dyan, matutulog na ako eh." At wala nang sumagot matapos akong magsalita nun. Isang minuto ang nakalipas, may kumakatok na naman at mas mabilis na ito kesa sa una habang sinasabi ang, "Psst! Huy, Ella!" Pasigaw naman akong sumagot ng, "Kuya naman!" Pero patuloy pa rin siyang kumakatok ng mabilis at panay ang sit-sit sa bintana. Sumagot muli ako noon at napaupo na lamang ako sa kama. Muli ay tinanong ko siya kung ano nga ba ang kanyang kailangan pero bigla nang tumigil yung pagkatok. Pinilit kong i-focus yung mata ko sa bintana kasi pitch black talaga at walang kailaw-ilaw sa kwarto ko noon. Hanggang sa may kumatok na naman pero this time dahan-dahan at medyo may kalakasan habang binibigkas na rin ng dahan-dahan ang mga salitang, "Psst! Ella!" At ngayon ay sa mas malalim na boses. Alam ko po si Red na hindi boses ng kuya ko iyon kung kaya't agad ay kinabahan ako at dali-dali akong humiga at nagtalukbong. Sinilip ko nga ang aking cellphone at nakita kong alas 3 na pala na madaling araw at eksakto po yun. Kinabukasan, hindi ko naiwasan talaga na sabihan si kuya at nagalit pa talaga ako ng literal dahil sa ginawa niyang pangtitrip sa akin kaninang madaling araw. Pero sabi ni kuya at lahat na mga kasama namin doon sa bahay, wala naman daw gising ng alas 3 na madaling araw. Simula noon ay lagi na pong may nakasabit na rosaryo sa bintana ko at never ko nang kinanta yung olay chant na iyon. Sindak! Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Ibabahagi ko lamang po ang isa sa mga kwento sa akin ng aking kaibigan patungkol sa tinutuluyan niya ngayon. Isa po iyong kondominium sa Makati.
Nag-i-stay siya ngayon sa isang condo at nasa 22nd floor po siya to be exact. Wala pa nga siya halos isang taon doon dahil weekdays lang naman siya nag-i-stay at pinili niya ang lugar na iyon dahil ito yung pinakamalapit sa kanyang workplace. Hindi lamang iyon, naengganyo siyang kumuha ng slot sapagkat bagong tayo lamang ang condominium building. Yung room na tinutuluyan niya ay studio type lamang. Pag sumilip ka nga sa nag-iisang bintana, ang makikita mo lang ay ang street na mismo at ang mga maliliit na bahay. One time, nung bago-bago pa lamang siya doon, sabi niya na naginip siya. Base sa kanyang panaginip, parang bigla daw siyang naalimpungatan sa pagkakatulog. Sumilip daw siya doon sa bintana at nakita niyang madilim na rin sa paligid. Pero may napansin daw siyang batang nakatayo sa mismong street na katapat mismo ng bintana niya. Hindi daw ito umaalis sa kanyang kinatatayuan at kitang-kita ng aking kaibigan na doon siya nakatingala sa mismong bintana sa 22nd floor. Ngumiti daw yung bata sa kanya at bigla na lang parang nag-zoom yung mukha ng bata papalapit sa kanya. Dahil doon ay napaatras siya sa takot. Yung nangyari sa kanya ay parang ganun sa mga jump scare memes na biglang lalapit yung nakakatakot na imahe. Doon na po siya nagising at pagising nga po niya ay pawis na pawis siya at habol ang kanyang hininga. Sinak! Magandang gabi Sir Red, ako po si Mildred at isa po akong blind. Currently po ay grade 12 student na ako at itong istoryang ito ay nangyari po noong 2018. Maikli lamang po ang kwentong ito at magsisimula tayo sa katatapos naming kumain ni Mama ng tanghalian. Nag-decide na po akong umakyat para matulog po saglit nung time na yon. Nung nasa itaas na ako at nakahiga na kami habang nakikinig ng kantang pinatutugtog ko sa aking Bluetooth speaker, maya-maya po ay biglang may bumulong sa akin. Yung bulong ay nagtatanong kung sino daw siya. Hindi ko po iyon pinansin bagkus ay pinalipas ko pa ang ilan pang minuto bago ako tuluyang bumaba. Pagkababa ko ay tinanong ako ni Mama kung bakit daw ako namumutla, pero sa totoo lang po ay aaminin ko, nakaramdam talaga ako ng sindak ng sandaling iyon. Hindi ko na rin po pinagtuunan ng pansin kung ano nga ba yung narinig kong iyon o kung kanino nang galing sapagkat dadalawa lang kami ni Mama ng mga sandaling yun. Napaka-imposible naman din na nanggaling ito sa Bluetooth speaker sapagkat ang pinakikinggan ko ng mga sandaling yun ay wikang Ingles. Habang ang bumulong naman ay Tagalog at nasa malalim na boses pa. Sinak! Nangyari po ito noong 2017 at ito po yung first time ko na makaakyat ng bagyo. Nalimutan ko na po yung eksaktong address ng bahay na tinuluyan po namin at ito po yung kinuha ni Bossing, pero alam ko po meron pong tindahan iyon at laundry area at malapit po ito sa SM. Wala namang makapagsabi na dito pala sa bakasyon namin ito magaganap ang mga hindi namin inaasahan. Doon sa transient house na tinuluyan po namin, legit po talaga Sir Red na tuwing madaling araw may naririnig kaming kumakaluskos. Alam namin na nanggagaling ito sa laundry area. Dahil marami kami, inisip naman namin na baka kasamahan lang namin iyon na nagre-rent. Kapag naman naguhugas ako ng plato sa lababo, andun po yung pakiramdam ko na parang may kanina pa nakatitig sa akin na mula sa pinto ng laundry room kahit wala naman talagang tao. Nung ikalawang araw nga namin Sir Red sa Baguio, nag-decide na maglinis yung kabilang team ng kanilang room. Nilabas nila lahat ng mga gamit sa kwarto. Kinabukasan nga ng umaga, napatda kaming lahat dahil kitang-kita namin ang pag-iyak ng boss ng kabilang team. Yung pag-iyak niya ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi ramdam mo talaga ang pangangatog ng kanyang mga kalamnan at alam namin na natatakot siya. Sa mga kamay niya kasi ay may hawak-hawak siyang tsinelas at ito ay pambata at marami pang putik. Tinanong namin kung saan nanggaling iyon. Ang sabi niya ay nanggaling sa ilalim ng higaan. Kahapon daw ay wala naman daw iyon
at ngayon lamang nila napansin matapos nga silang maglinis. Nagtanungan pa nga kung kanino ito at kung bakit may ganoon sa kanilang silid. Natakot kami doon. Bukod kasi sa luma na yung tsinelas si Red, napansin-pansin talaga ang putik nito. Hindi pa nga masyadong tuyo at senyales na bagong apak lang ito sa putikan. Puzzled kami ng mga sandaling iyon kung saan nang galing ang tsinelas. Ang isa pang katotohanan, wala naman kaming kasamang bata at lalong-lalo naman yung may-ari ng narentahan naming transient house ay wala naman ding kasamang bata. Ikatlong araw namin at nagbibihis na sa bakanteng banyo ang isa naming kasama nang bigla na lamang siyang sumigaw dahil ayaw bumukas ng pinto. Patulak palabas kasi yung pinto na iyon at sa gilid naman nun ay may lumang aparador na kasing taas lamang ng tatlong talampakan. Nang puntahan nga namin ang kasama naming iyon, nakaharang na sa pinto ang aparador. Walang ibang tao sa kusina at banyo nung time na iyon, kaya talagang nilamon kami ng pagtataka kung paanong humarang ang aparador sa pinto. Simula po noon ay hindi na kami gumamit pa ng naturang banyo. Sa ikaapat na araw, habang kumakain kami nung gabing iyon, walang ano-ano'y nakarinig kami ng malakas na lagaslas ng tubig at ito'y nagmumula sa banyo. Sinilip namin sina boss sa kwarto kasi baka nga may lumabas sa kanila at gumamit ng kwarto pero wala kaming nakita. Maya-maya, yung gripo naman sa lababo ang narinig naming lumagaslas. Doon na kami nagsigawan. Halos malaglag pa nga yung isa naming kasama na mataba dahil sa kanyang pagmamadaling makaalis sa mesa. Sinabi namin lahat ang nangyari sa aming boss at maging siya ay kinilabutan. Dagdag pa ang malamig na klima ng mga sandaling yon. Hanggang si boss naman na ang magtanong sa amin kung may nakikita rin ba kaming kakaiba sa laundry room. Siya na mismo nagkwento sa amin na simula nang dumating kami sa lugar, nakikita na niya ang isang itim na tao na laging nakatambay doon. Minsan pa nga daw, pinagmamasdan niya kaming kumakain sa gawing kusina pero hindi na lang daw sinasabi ng aming boss upang maiwasan ang pagtatakutan namin doon. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.